Pero mas maganda po yan para masubok po yung roofing natin. Ayan. Para ma-test po yung roof. Make sure po na, ano, make sure po na wala pong tumutulo. Yan, bali yung pinaka-pedestrian gate po natin. Dito po siya. Sa may harapan. Yan. Ito po yung magiging terrace po niyan or yung receiving area. Yan. Katras po ko ng konti para makita nyo po. Po natin yung bahay. Pero yung pong floor plan po niya halos pareho lang. Bali in-invert lang po. Doon po napunta yung master's bedroom. Tapos dito po na dito po niyan yung dalawang rooms. Tapos ito pong terrace na to. Yan, sa gitna pa rin po siya. And bali ito po yung mga kitchen cabinets po natin yan. Yan o. Yan, yun po yung napiling design po ni Tita sa may Mabalacat. And light po. Light po yung kulay niya. Yan, para may mga wood design po siya pero laminated po yan. Yan po yung mga usong ginagamit ngayon ng mga cabinets. Ayan mga ka-blessed, nandito naman po tayo ngayon sa side po natin sa may San Fernando, Pampanga. Ayan, dito po sa may Covelandia subdivision. Ayan, check po natin yung update. Ngayong araw, date po ngayon is June 20. Ayan, ongoing po yung paglalatag po ng mga yero dito po sa may Covelandia. Ayan, bali yung pong portion na to, wala pa pong nalatagan na yero, bali yung sa kabila po yung sa may dito po sa may second floor pati po yung sa may living area, yan po yung natakpan na ng yero. Tapos yung pong roof po natin dito sa may front fence po, yan na groove na po yan. Tapos yung pong pagmamasilya po ng mga boys dito, yan ongoing na rin po, tuloy-tuloy na po siya. Yan, so check po natin yung progress. Yan, pasok po tayo sa loob. Yan, bali yung pinaka-pedestrian gate po natin. Dito po siya sa may harapan. Yan. Ito po yung magiging terrace po niyan or yung receiving area. Yan, atras po ko ng konti para makita nyo po. Yan, ongoing po yung okay, nagbubong po natin si Faye. Ayan, sobrang init po. Pero mas maigi po ito kaysa po sa maulan. Pag maulan po kasi medyo abala po kasi kapag nagtatrabaho po sa labas. Di baling mainit, huwag lang po maulan. Ayan. Pati po yung sa taas, may namasilya na po. Pati po yung loob at saka po yung sa labas halos sa konti na lang po yung mamasilyahan dito. Ayan, pasok po tayo sa loob. Ayan o, sa loob na masilyahan na po. Ayan. Pati po yung dito po sa may master's bedroom. Ayan o, mamasilyahan na rin po. Yan. Ito po yung sa room dito. Room po dito sa may ibaba. Tapos yung pong hagdan po, ayan, yan po yung hagdan dito na lagyan na po. Ayan o. Akit po tayo sa taas para makita natin. Yan, tapos may landing po siya dito. Yan, tapos ito po yung pinaka room po natin dito po sa may second floor. Yan, ongoing na rin po yung pagbabatak, pagmamasilya. Yan, ito po yung magiging banyo. Yan, ito po yung access po natin yan papunta po sa may balcony. Yan o.
Yan po yung nagbububong natin. Feo, papali na. Ha? Sasalilong ka na. Sobrang pali. Init. Yan, sobrang pong init. Parang hindi po tag-ulan. Mukhang na-cancel po yung tag-ulan. Ano? Sobrang init po dito. Yan, hindi po kasi pwedeng tuloy-tuloy na nasa itaas po yung mga nagbububong dahil sobrang init. So kailangan po every now and then bumababa po sila para sumilong. Yan, dito po yung access po natin. Pababa, lalagay po tayo ng stairs dito. Check po namin kung spiral or regular stair po yung lalagay po natin dito. Yan mga ka-blessed, nandito naman tayo ngayon sa Lakeshore Project. Yan o. Yan, Sir Ed, salamat po ulit sa mga pamerienda. Yan o, nakabili na po kami ng pamerienda ng mga boys. Yan. So, check po natin yung update. So, naano na po yung bakod na asintahan na. Ito pong portion na to, grills po niyan yan. Yan. Yung portion na to, grills. Tapos yung pong pedestrian gate po natin na naka-canopy po siya. Yan. So, design po ng na pinili na Sir Ed. Yan po, may canopy yung master, yung pong pedestrian gate. Yan. Tapos ito po, naka-tiles. Naka-tiles bali yung buong gate po niyan. Naka-tiles na po siya. Yan, may kapitbahay na po pala si Sir Ed, oh. Yan, oh. May ongoing na construction din po dito. Yan. This po. Yan, may nadagdagan po yung kapitbahay dito. Ayan, check po natin yung update. Yan, bali po yung dito po natin sa garahe, naka-flooring na. Bali, mangyari po niyan, itong flooring po na to hanggang dito sa may malapit po sa gate. Ayan, papatayos na po natin yan. Tapos yung pong gate po ni na Sir Ed, pin-upgrade po nila ng sliding gate, pero manual sliding po tayo niyan. So, kaya meron po siyang hindi pa nakasemento dito. Ayan, dito po, pero meron siyang parang kanal po dito. Kasi maglalagyan po ng rilis niyan yung dito. Kasi may yung pong sliding gate, mag-slide po siya hanggang doon. Yan, sa may gilid. Yan. Tapos yung po pala mga moldura po natin dito. Dagdagan po natin siya. Pinakapalan po natin. Ano? Pinakapalan po natin. Yan o, si Tenyente po. Yan. Yan o. Sa po yung nagdagdag po ng mga moldura po natin. Ano, pinakapalan po natin siya. Kasi ilalagay po ni Sir Ed dito, ilalagay po na tiles po is yung pong stone deco. Yan, stone deco po ilalagay po sa wall na to. Yan, sa buong wall na yan. Kaya po kailangan mas makapal po yung mga moldura. Kung regular tiles po, kahit na hindi po masyado makapal, pero kapag stone deco po, makapal po kasi yun. Kaya pina-add po natin. Pinakapalan po yung moldura. Ito po kasi yung regular na moldura dito. Yan lang. Ito po yung regular na moldura. Papansin po, mas makapal po yung sa kabila. Yan. Yan, ito po yung view po natin kapag nasa... Nandito po tayo sa may terrace. Yan o, pina-open po natin yan. Grills po yung lalagay natin dyan para kita pa rin po yung view sa harapan. Yan. Yan po yung salanay. Hindi pa na-sementohan pero sa-sementohan din po yan. Tapos maglalagay po ng tiles dito po sa may harapan po ng lanay. Tapos nandito na po yung team po natin na nag-finish. Yan, nagmamasilya na po sila. Ano? Start na po yung masilyahan dito. Yan. Ayan, sina Res V, si Kuya Dong. Yan, no? Nag-start na po yung pagmamasilya dito sa loob. Yan, pati po yung sa mga kwarto. Yan, tuloy-tuloy na rin po. Ayan, yung bar counter po nila, naasintahan na po pala. Ayan, ito po yung bar counter. Mas mataas po siya.
kesa po sa regular countertop po natin. Tapos ito pong wall na to, papalagyan din po ng deco stone. Na-request din po ni Sir Ed, napapalagyan po natin yan. Ayan, pati po sa loob po ng master's bedroom. Ayan, nakapag-masinyo na po sila. Ayan, pati po sa mga rooms po natin. Ayan, oh, nakamasinyo na. Ayan, tapos ito naman po yung pinaka-likod na part ng bahay. Ito po yung magiging dirty kitchen. Tapos po ako para makita nyo po. Ayan, oh, meron po tayong stair dito. Ayan. Tapos lalagyan po natin ang grills yan dito. Ayan, tapos dumating na rin po yung mga spandrel po natin. Kulay white. White po yung kulay ng spandrel po natin. Tapos yung mga nag-finish po sa high view saka po sa kapalit. Ayan, nandito na po sila. Lumipat na po ng site. Yung po palang high view site po natin, natapos na rin. So upload na lang po namin yung house tour soon. Ayan, medyo marami pa po ako nakapending na uploads. Yung pong sa kapalit, yung pong bungalow 2, saka po yung 2-story, hindi pa na-upload. So try ko pong humabol. Medyo busy po kasi. Yan. Yan, pero tuloy-tuloy na po yung finishing po natin dito. Ano, medyo makulimlim na naman po. Mukhang nagbabadya na naman po yung ulan. Yan, tapos ang dami pong naputol na... Ang dami pong natumbang mga puno dito nung last time po. Yan po. Tumba po yun dyan. Tapos pati po yun dito. Yan o. Pati po yun dun sa kabila. Lakas po kasi ng hangin last time. Yan. So mga ka-blessed, ito po yung mga pinakahuling update po natin sa site po natin sa Lakeshore. Mga ka-blessed, lalo pong lumakas yung ulan. So, hintay lang po kami ng konti. Yan. Yan, oh. Bawi po yung mga taga-Lakeshore, oh. Ano merienda? Yan, oh. Sige. Yan, oh. Yan, salamat daw po, Sir Ed, sa merienda. Yan, tamang-tama. Ayan, ah. Tamang-tama po, saktong-sakto. Maulan. Oras po kasi is mag-alas 5 na po. So, sakto po, tapos na po yung trabaho. And magmimerienda na po sila. Alam niyo naman po, yung sa construction po kasi after magtrabaho, talagang gugutumin ka sa bigat po ng trabaho dito. Ayan, so after po dito, ayan, try pa po namin pumunta sa ibang site para ma-check po namin. Ano, lakas po ng ulan. Ayan, mga ka-blessed, hindi pa kami nakakaalis sa site. Ayan na, lakas po ng ulan. Ayan na. Pero mas maganda po yan para masubok po yung roofing natin. Ayan. Para ma-test po yung roof, make sure po na wala pong tumutulo. Patilaan lang po namin ng konti, tapos ayan, proceed na po kami sa ibang site. Ayan mga ka-blessed, nandito po tayo ngayon sa site po natin sa may San Isidro. Ayan, medyo maulan po. Ayan, may bagyo po ngayong week. Ayan, pero ngayon po, medyo umaambun na lang po. Ayan, nakapayong po tayo. Para hindi po mabasa yung camera. So, check po natin yung update ngayon. Date po ngayon is June 30. Ayan, June 30.
Tingnan po natin, pasok po tayo sa loob. Ayan, nasa bandang left side po tayo ng bahay ngayon. Ayan. Ayan, may mga changes po tayo ng layout dito sa bahay. Yung pong pinakita po natin floor plan before, dito po yung portion ng master's bedroom. Nag-request po yung mga client po natin na i-move po natin. So in-invert po natin yung bahay, pero yung pong floor plan po niya halos pareho lang. Bali in-invert lang po, dun po napunta yung master's bedroom, tapos dito po niyan yung dalawang rooms. Tapos ito pong terrace na to. Yan, sa gitna pa rin po siya. Kaya itong makita yung portion na to niyan, yan po yung pinaka-terrace po natin. Gusto po ng mga client po natin, pag nandyan po sila, at least nakikita pa rin po yung bahay po ng parents po nila. Bali, yan po yung bahay ng parents po nila. Papa-ayos din po niyan para magkakasama po sila dito. Yan. Medyo malaki rin po yung terrace nila dito. Sa 2 meters po yung pong haba niya, tapos yung pong lapad po niya nasa 5 meters yan, tapos naka-elevate po yung bahay, nasa 1 meter elevation po tayo. Yan, 1 meter elevation from natural ground. Yan yung portion po na yun, yun po yung master's bedroom. So pasok po tayo para makita nyo po yung spacing natin dito. Malamang po yung bahay na to, nasa 130 square meters. Yan, ito po yung pinaka main entrance po natin yan. Nasa 1 meter po yung lapad po ng main door natin. Upon entry, makikita po natin agad yung sala nila. Yan, yan po yung magiging sala. Luwang po ng bahay, oh. Open concept po yung plan po natin dito. Pagpasok, ayan, ito po yung pinaka TV wall po natin. TV wall. Tapos dito yung pong dining, tapos yung kitchen po natin. Tapos meron po tayong center island sa kitchen po natin. So mas prefer po nila yung kitchen ay yung po center island kesa po sa bar counter. So maglalagay po tayo ng center island dito. Tapos sa right side po, ayan, ito pong mga nakatagong pinto dito. Ito po yung magiging pantry or storage po ng mga client po natin. So ito po siya. Ayan. Para may storage po yung mga client po natin. Storage, lalagyan na po ng mga dry goods. Ayan, dito po siya. Tapos ito po yung access po natin yan sa papunta po sa masters. So yun dito po, hindi pa po siya natambakan. Ayan po yung lalim po niya, oh. From natural ground. Marami-raming tambakan po yung kakailanganin po dito dahil mataas po yung elevation niya. Hindi po tayo makapapunta doon, hindi pa kasi natambakan. So dito po muna tayo sa kabilang side po ng bahay. Ito naman po yung dalawang rooms. Bali yung isa po regular bedroom. Tapos yung isa po office. Bali yung office po niya, dito po siya. So regular size lang po, 3 meters by 3 meters. Yung pong size po ng mga bedrooms dito. Yan, office. Tapos yung isang bed. Yan, standard size din po, 3 meters by 3 meters. Tapos sa may likuran po, yung pong common CR po nila. Yan, common CR. Sa likod naman po, ito po yung space natin. Yan, property line po nila, yung may mga saging. Yan po, yung pinaka-property line po nila. So, eventually po, papabakuran din po ito. Bali yung pong natitira po nilang space dito. Ayan, maluwang pa. Pwede silang maglagay ng pool. Ayan, storage, dirty kitchen, laundry. Pwede pa po dito. Maluwang pa siya.
Maganda po yung view niyan if dito po tayo sa may back door sa may kitchen. Yan. Punta po ako sa may side para makita niyo po siya. Yamanin kape ka nyan, eh, orimlo. Eh, nakabalik po yung mga boys. Nagkakape. Nagkakape po sila. Sarap magkape kapag maulan. Punta po tayo sa may side na part po ng bahay para makita nyo po siya. Pati po sa likuran. Yan, ito po yung space natin sa may likuran part po ng bahay. Tras po ako para makita nyo po siya. Ito po yung back door natin kanina. Ah, lalagyan po ng stairs nyo yun dito. Lalagyan po ng hagdan. Dahil sobrang taas po yung elevation natin, 1 meter. Tapos ito naman po yung sa kabilang side ng bahay. Itong side po na to, side po siya ng master's bedroom. Mapapansin niyo po, nag-leave po tayo ng malaking space dito. Yan, sinasave po kasi natin yung mga mangga. No? Saka po yung mangga sa may kabila. Kaya nag-move po tayo sa harapan para hindi po sila tamaan. Sayang naman po yung lilim na mabibigay po ng mangga. Medyo malaki na po kasi kaya hindi na po namin sinakop yung portion niya para po may para presko pa rin po. Okay, sir. Shout out, sir. Oh, sir, baka may gustong batiin. Shout out po sa pamilya namin sa Tarlac. Ayan, ano pangalan, sir? Christina. Christina, Ma'am Christina. Sino ba? Michi. Michi. Ma'am. Donna. Donna, Ma'am. Ay, yung mga anak mo, sir, no? Donna, Michi, Ma'am Christina. Yun, shout out daw po. Ayan, taga Tarlac po yung mga nagtatrabaho po natin dito. Yun, no? Sarap po ng mga kape. Eh, si Sir Brian po pala. Sir, baka may gusto kong shoutout. Shoutout nga pala sa asawa ko. Ano pangalan, sir, ni Mrs.? Michi Jose. Ha? Ma'am Michi? Opo. Ayun, si Sir Brian po yung nag-handle dito. O, si Sir, talungin natin. Sir, baka may gusto kong shoutout. Sir. O, sino, sir? At shoutout nga pala kay Donna May. Ma'am Donna May. Mrs.? Opo. Nag-isa? Ah, ayan. Sir Tommy, Sir Tommy, baka may gusto kong shoutout. Sir. Oo, may gusto kong shoutout, sir. Sana, sir, kapatid na si Mrs. Sino, sino? Si Mrs. Mrs., ano pangalan ni Mrs.? Criselda Tommy, sir. Criselda? Opo, sir. Yan, Ma'am Criselda, shoutout daw po, sabi ni Sir Tommy. Mga kablesen, nandito naman tayo ngayon sa pagawaan po natin ng cabinet. Yung mga cabinet po na to, ilalagay po natin siya sa mabalakat. Yan, sinama na po kasi nila sa package yung kitchen cabinet, yung pantry cabinet, at saka po yung wardrobe po ni Tita. Yan po yung design niya. Bali laminated po yung mga ginagamit po natin cabinet dito. Ano? Hey, Bimbi. Oh, may bisita po. Si Bimbi. Hey, kita. Ayan, so check po natin yung ibang mga cabinets dito. Ayan, bali ito po yung mga kitchen cabinets po natin yan. Ayan, no? Yan, yun po yung napiling design po ni Tita sa may Mabalacat.
And light po. Light po yung kulay niya. Yan, para may mga wood design po siya, pero laminated po yan. Yan po yung mga usong ginagamit ngayon ng mga cabinets. Yeah, so kung if ever po gustong magpaka-cabinet po ng mga clients po natin, yan, pwede po nilang i-include sa package. Yan o, si ano po pala, si Sir Brian. Yan o, ito po yung nangangabinet po natin dito. Sina sideline niya po habang nagtatrabaho po sila dito po sa site po natin sa San Isidro. Yan, sina sideline niya po yung mga cabinets natin for mabalakan. Yan o, mga blessed, yan, dumating na rin po yung mga hamba po natin para po sa mga doors. Tumatas na po kasi yung asintahan dito, so kakailangan na po yung mga door jam po natin. Sakto po, dumating na po sila ngayon. Tapos tuloy-tuloy po yung asintahan po dito. Ito po yung mga pinakahuling update po natin sa site po natin sa May San Isidro. Maraming salamat po, ka-blessed, for tuning in sa ating vlog po ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat. Kupalain po tayo ng Panginoon.